Hello! Kumusta na kayo mga kaibigan? Ako nga po pala si Juanito Maparaan. Isa akong registered criminologist. Welcome po muli sa isang RKMCS lecture series. Ngayon ay ating talakayin kung paano pumasa sa board examination ng criminology at maging isang ganap na registered criminologist. Ang mga paraan na aking tatalakayin dito ay hango sa mga techniques na aking natutunan sa mga mentors ng RKMCS. Bago ang lahat, tandaan ang mga sumusunod. Kailangan mo ng papel at lapis para mag-take note sa mga sasabihin ko. Kung hindi naman, ay mag-subscribe ka dito sa RKMCS channel para ma-notify ka sa mga susunod na bagong educational videos na ma-upload dito. At paki-share na rin ito sa mga kaibigan para makatulong pa tayo. Ngayon, umpisahan natin sa pinakauna at pinaka-importanteng paraan. Ang pagbabasa ng libro or review materials. Sabi nga nila, books are the most accessible and wisest of counselors, and the most patient teachers. Mahirapan kang mananalo sa laban sa board exams kung wala kang nabasa or na-review from your notes or books. Sabi ng mga dalubhasa, ang pagbabasa is the basic and fundamental foundation of learning. Dito tayo makakuha ng malaking pag-asa na ma-recall ang mga napag-aralan natin noong tayo ay nag-aaral pa sa loob ng classrooms sa school. Sa panahon ngayon, marami tayong sources ng books or reading materials dahil maraming gumagawa at nagbibigay ng mga freebies online, dagdag sa sarili mong notes and book collections. Next, paraan number 2. Kailangan mong intindihin ang mga nababasa mo. Hindi sapat na magbasa lamang ng libro or review materials. Importanteng nauunawaan mo ang mga ito, sabay ang pagre-retake ng notes lalo na sa mga very important points na sa pakiramdam mo ay lalabas na mga questions sa exams. Kung hindi mo iniintindi ang binabasa mo, para ka lamang umiinom sa isang tasa na walang namang laman na tubig. Ang pag-iintindi ng mga bagay-bagay sa nakasaad sa libro ay malaking tulong maisaisip ang mga ito. Kung wala kang kasanayan sa pag-unawa, kulang ang kakayahan mong maintindihan din ang mga katanungan lalo na kapag involve ang scenario analysis at application of concepts. Ang pagkakaroon ng mahusay na pagbabasa at pag-intindi ng mga binabasa ay napakahalaga. Nadaragdagan ang pagiging epektibo na makuha ang tamang sagot sa mga questions na lalabas sa mga board exams. Pangatlong paraan. Memorize the very important pointers. Base sa mga sinabi ng mga mentors, ito daw ang pinakasimple na hakbang para ma-remember natin ang mga nababasa natin. Sa pag-retake mo ng mga notes, sumasabay na rin ang pag-reflect mo sa mga concepts na dumadaan sa isipan mo. Kapag may natututuhan kang bago, naiisip mo ang lahat ng bagay na alam mo na may kaugnayan sa impormasyong iyon. Sa paggawa nito, tinanggap mo ang bagong impormasyon sa iyong umiiral na kaalaman. Maging madali ang pagsasaisip ng mga bagay-bagay kung may sarili kang pamamaraan. Ang mga sumusunod na mga tricks ay maaari mong subukan. Halimbawa, maaari mong basahin ng malakas ang ilan sa nilalaman o mag-drawing ng mga larawan para sa mga pangunahing ideya. Ang pag-asa sa auditory o visual information ay makatutulong sa iyo na maproseso ang nilalaman. Subukan mo ring magbasa kapag ikaw ay nakapagpahinga. Ang pagkapagod ay maaaring negatibong impluwensyahan ang kakayahan mong mag-focus, kaya pumili ng oras ng pagbabasa kung saan ikaw ay nakapagpahinga. Subukan mo ring itabi ang mga nakakaistorbong bagay tulad ng cellphone at ingay sa paligid. Next, ika-apat na paraan. Recall mo ang mga nabasa, naintindihan, at na-memorize mo sa paraan na tinatanong mo ang sarili mo or sinasagutan mo ang mga sample questionnaires. Subukan mong mag-mental exercises through mock board exams or diagnostic exams. Pwede ka rin maki-associate sa ibang mga kakilala or kaibigan para sa isang group review. Sa paraan na ito, nakakatulong na ma-recall mo ang mga information sa utak mo, at masigurado na di mo agad malilimutan ang mga ito. Hindi naaalala ng ating utak ang lahat ng nararanasan natin. Para maalala ang isang bagay, kailangan mong ipamuhay ito. Sa halip na baliwalain ang impormasyon, aktibong sinisikap na isaulo ito sa pamamagitan ng pag-apply sa mga concepts at mahalagang gumawa ng mga koneksyon. Panglima at huling paraan. Repeat the process. Ang paghahasa ng galing at talino ay ang pagbalik muli sa proseso mula sa pagbabasa ng libro hanggang sa mental exercises. Ang kaalagaan nito ay upang makita, kumonekta, at pagkatapos ay ulitin ang mga nalalaman at mga bago pang kaalaman.
Kapag mas aktibo kang ginagawa ang mga bagay na ito, mas madali mong maaalala ang mga napag-aralan pagdating ng araw ng board exams. Sa limang proseso na ating tinalakay, meron pang pwede mong isingit na dagdag na paraan. Pwede mong subukan na gawin ang mga sumusunod. Pumili ng personal na coach o mentor na pwedeng makapagbigay ng dagdag na mga kaalaman. Mag-attend ng review sa review center na quality ang service and worth the price, tulad ng RKMCS Virtual Review. Yan lamang po mga kaibigan. Ang mga paraan para masiguro na makapasa sa board examinations. Salamat sa inyong panunood, at sana makatulong po itong mga techniques sa inyo. Thank you.